Alamin kung paanong libo-libong tao ang naaabot ng di nagmamaliw na mensahe ni Jesucristo sa pamamagitan ng radyo, internet at iba pang mabubuting gawa. Hatid sa inyo ang mga pinakabagong balita dito sa The FABC Report. Kasama si Luis Miguel Castillo, Chief Operations Officer ng FABC Philippines. Magandang araw. Salamat kaibigan at kasama kita ngayong araw sa episode na ito. Alam mo, sa kabutihan at katapatan ng Panginoon, ang ministry ng FEBC ay 75 years na. Opo, 75 years na tayo. At sa loob ng mahabang taon na ito, meron na tayong 13 local stations sa buong Pilipinas. Ang purpose ng lahat ng mga station na ito ay iisa. At yan ang ipahayag si Kristo sa ating mundo. Pero ang ministry na ito ay hindi kayang pasaning mag-isa ng FEBC. Kaya thank you sa kagaya mo na ginagamit ng Diyos para maging katuwang namin sa ministry. Pagtutulungan, ito ang definition ng partnership sa Bible. Sabi nga sa Romans 12:4, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito. By God's grace, ginagamit ang FEBC bilang mouthpiece sa pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. FEBC ang microphone, habang ikaw na aming supporter, ang mga kamay at paa ng Diyos para magpatuloy ang ating radio ministry. Sa episode na ito, feature natin ang isang partner na si Juliet. Pakinggan kung paano siya na-challenge ng Diyos para maging katuwang ng ating ministeryo. Luis Castillo po, dito sa The FEBC Report. Una akong nakapakinig sa DZAS noong 1985. Office mate ko ang nagsabi na makinig ako sa station na to. Simula noon hanggang ngayon, lagi na akong nakatutok. Marami akong natutunan ng practical principles sa mga programa gaya ng Family Matters at Entrepinoy Espesyal. Tapos pinapalalim ng Hardinang Panalangin at Unang Salmo programs ang pagkakilala ko sa Lord. Malaking tulong sa akin ang DCAS para magkaroon ako ng malalim na relasyon sa Diyos. At isa pa, gusto ko lagi kasing may practical insights, tapos sang-ayon pa sa liwanag ng Bible. Kaya naman lagi ako nag-share sa mga kaibigan, kamag-anak, co-worker na makinig sa ating station. At habang lumalago ako bilang Christian, naramdaman ko yung challenge ni God na mag-support din sa ministry sa pamamagitan ng pagbibigay. So, I made sure na umattend ng anniversary sa Folk Arts Theater at Friends Fellowship. Lagi akong present dyan. Dinadala ko mga coin bank ko na puno na, and then kukuha ulit ako ng bago para suporta sa FEBC. Siyempre, bibili rin ako ng portable missionary radio para naman mas marami akong friends na makakilala kay Christ. Alam ko maliit lang yung binibigay ko, pero sobra kong na-appreciate ang ministry na to at ang mga worker ng FEBC para ko na rin mga kaibigan. Kaya nung manalo ko ng coffee maker sa Christmas party raffle, hindi ako nagdalawang isip na ibigay ito sa FEBC. Kasi alam ko prompting ito ng Diyos. Kaya nagbiyahe pa ako sa kaluhatan para ibigay ito. Ito lang naman kasi yung simple way para masabi ko sa mga staff na I am blessed and encouraged by their ministry. Tapos nung mag-retire yung isa kong manager, binigyan ko siya ng PM radio para magpatuloy siyang lumago. Nung kinamusta ko, aba, natuwa naman ako nung sinabi niya, lagi rin siyang nakatune in sa DZAS at na-appreciate ang programs dito. Yan lang po yung ilan sa mga dahilan bakit lagi akong sumusuporta sa FEBC. Ang mga partner natin gaya ni Juliet, ang dahilan kung bakit nagpapatuloy tayo sa broadcast at nananatiling naka-on ang red light. Ang 75 years ng FEBC ministry ay isang maliwanag na testimony ng katapatan ng Diyos sa ministeryo. Na kung tayo ay lalakad ng may pananampalataya sa Kanya, ang Diyos mismo ang kakalinga sa lahat ng ating pangangailangan. Magpapadala siya ng mga anghel
sa katauhan ng mga partner na tutulong sa ating ministry sa bawat araw. Kaibigan, kung gusto mong malaman ang paraan para maging partner ng ating ministry, sa panalangin man o suportang pinansyal, pwede kang tumawag o mag-message sa ating Facebook page sa FEBC Radio. Muli, maraming salamat sa tulong at suporta sa ating ministeryo sa radyo para kay Kristo. Luis Castillo po para sa The FEBC Report. Iyong napakinggan ang The FEBC Report. Para mapanood ang episode na ito online, subscribe na sa ating YouTube channel at i-follow kami sa Facebook at FEBC PH. Para naman sa iba't ibang paraan upang ipaabot ang inyong suporta sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines, bisitahin ang aming website fabc.ph/give. Salamat sa inyong pakikiisa sa ministeryo. Pagpalain kayo ng Panginoon.